Well, lahat yan. Lahat possibility except yung mag-slide down ako dahil wala na ako talagang option eh. Ang ginawa ko sa pag-file ko, wala akong vice president dito sa PFP, sa Partido Federal, kung saan ako tumatakbo. Hindi na kami naglagay ng vice president dahil ang talagang plano namin, kung tutuloy si Paolo Duterte, i-adapt namin siya. Hindi sa tumuloy, kaya nagbago lahat ng plano. So pero sa ngayon hindi na magbabago ang plano ko. Ako ituluyang tatakbo ng pangabilang pangulo. Sana talaga magsama ng administrasyon, inaasahan natin ang tulong ni Pangulong Duterte, inaasahan natin ang tulong ng administrasyon dahil kami naman ang nakapanig dito sa administrasyon. Kaya para sa akin ituloy-tuloy lang ang aking plano. Wala ako kasing masasabi tungkol sa mga ibang tao kung anong plano ni Inday Sara, kung anong plano ng PDP. Ngunit para sa akin, maliwanag na maliwanag, gusto ko nga ipaliwanag. Hindi na ako makapag-slide down, hindi na. Kaya ako ginawa yun para maging maipakita ko sa taong bayan na yung takbo ko ay tapat. At yun ang aking talagang iniisip na gagawin at ipapagpatuloy ko mula sa umpisa hanggang sa huli, hanggang sa halalan. Marami sa aming mga sa kampo namin nag-uusap-usap at tinitingnan kung ano ba yung mga pwedeng mga alliances at pati nang sa hindi lamang sa mga personalities kundi na sa pati sa mga partido at dahan-dahan bumubuo yan. Pero siguro magiging maliwanag lang talaga yan sa Lunes. Mm-hmm. At kahit tayo, nasanay tayo na pagkatapos ng filing, alam na natin kung sino yung tatakbo. Pero naiba ngayon ang sistema. Hindi, dati pag sistema ito, pero naibang takbo doon sa substitution. Kaya siguro hindi natin malalaman yan hanggang Monday. Kasi ang deadline para mag-substitute November 15 na siguro alas 5 ng hapon. Ayun, makakasiguro na tayo na kung ano ba talaga ang mga mangyayari.